bilang sa paraan upang ikaw ay maging matatag sa pananampalatayang Islam, marapat muna pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin na ang pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin walang iba kundi ang Islam. Ang pagpapasalamat sa dakilang biyaya na ipinagkaloob sa iyo na ito, ito ay wasail at-tabat. Ito ay paraan upang ikaw ay maging matatag. Si Aisha radiyallahu anha, noong tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kung ano yung palagian, panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sinabi niya, wala akong ibang nalalaman kundi sa sujud. Sa pagpapatirapa ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pinaparami niya ang pagsabi ng, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, na nagmamayari ng aming puso at nagbabago-bago nito, patatagin mo ang aming puso sa pananampalatayang Islam. Noong tinanong si Sheikh bin Baz, rahimahullah, Sheikh bin Baz, paano mo sa amin ipapaliwanag anya yung isang tao na shadidul istiqam, thumma yanharif? Paano mo sa amin ipapaliwanag na yung tao na matindi ang kanyang pagiging matuwid, bigla na lamang siya, Bro Yusuf, lumihis ng landas? May ganun eh. Siya ay matuwid, bigla na lamang siyang lumihis. Sabi niya, ihdal amrain. Sabi ni Sheikh bin Baz, sa dalawang bagay, sa dalawang paraan. Una, imma annahu lam yashkur ni'mat al-hidayah. Una, hindi daw siya nagkaroon ng utang na loob, pagpapasalamat sa ni'ma, sa biyaya na ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung biyaya ng Islam. Ito yung una, na sabab, na dahilan upang lumihis o malihis ang isang tao pagkatapos siyang gabayan, pagkatapos siyang patatagin sa Islam. Hindi siya nagpapasalamat. Ang isang tao maaaring nagpasalamat, meron siyang bagong sasakyan, bagong cellphone, bagong gamit, nakakain, naiinom. May mga bagay na nagpapasalamat ang isang tao sa ganitong bagay. Ngunit ang pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa kanya, wala nang iba kundi ang Islam. Nakakalimutan niya magpasalamat sa bagay na ito, o di kaya iniiwan niya ang pagpapasalamat sa ito, sa bagay na ito. Which is, ang bagay na ito, ang pagpapasalamat, alhamdulillah ala ni'matil Islam, ako'y lubos na nagpapasalamat sa ni'ma, sa biyaya na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. So, kabilang upang ikaw ay hindi malihis, kapatid, sa pananampalatayang Islam, panatiliin mo magpasalamat sa dakilang tagapaglikha ng Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa na sabab o dahilan na lumilihis ang tao sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos na siya ay gabayan, ito yung tinatawag natin imma ayyara ahadan bizayr. Ang isang tao, kapag nakakita siya ng tao na nasa kaligawan, huwag niyang kutsain, huwag niyang pagtawanan, bagkos ito ay akayin niya. Akayin niya sa gawaing mabuti nang sa ganun, pamarisan, maituwid ang kanyang mga pagkakamali. Hindi yung kukutsain natin ang ating kapatid, ang ating brother, ang ating sister. Kapag ka ikaw ay naggaganito, nagbibigay ng mga pangungutya, pagsasalita ng hindi kaaya-aya, ito ay dahilan upang ikaw ay malihis pagkatapos kagabayan at patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat iwasan ang pangungutya, iwasan ang tawanan mo, ang kapatid mo, siya ay nasa kaligawan. Dahil hindi mo alam, si Allah subhanahu wa ta'ala nagmamayari ng ating mga puso, nagbabago-bago nito. Kaya palagi hinihiling ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya muqallib al-qulub, o Allah, na nagmamayari ng aming mga puso at nagbabago-bago nito, patatagin mo ang aming puso sa pananampalatayang Islam. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay bawian ng buhay, na tayo ay nasa Islam. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa likod ng mga fitna na kumakalat ay gawin niya tayong matatag. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.